Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Kaca. Kati. Ako si Kati. My husband's name is Joe and my daughter's name is Miro. Nandito po ulit tayo sa kusina. Hindi ko pa yan nahugasan. Kasi ako ngayon ay pagod po. Nag part-time ako. Mga ka-friends. March. Tapos medyo gutom. Nag-part-time ako kanina dun sa may-ari nung dati kong tinitirahan. Every year, ano yan, pinatawagan niya ako yung pag mag-change ng weather ba. Hindi ko mahindian kahit medyo pagod na rin talaga ako sa trabaho. Kasi alam mo na, parang pakikisama na rin po ba. So, kain tayo. Chocola. Nagugutom ako. Ano ba makwento ko sa inyo? Kwento ko sa inyo kung paano at saan kami nagkakilala ni Joe. Nagkakilala po kami ni Joe sa Dubai, sa UAE. Magkatrabaho po kami. Bali siya hairdresser. Magkaiba lang kami ng branch. Ako sa nail station. Siya sa mga buhok. Sa jet set po siya, ako sa end bar. Tapos po, nung mapalipat ako ng branch, siya kasi sa Dubai Marina, ako palipat-lipat. Siya po hairdresser, ako assistant supervisor po. Bali yung duty ko, ako yung mga nagbubook ng appointment, naghahawak ng store, kung ano mga kailangan ng store at ng staff. Hindi pa ito hugas ah. Tapos si Joe naman po, hairdresser siya sa jet set. Nagkakilala kami doon sa nung mapalipat na ako ng sa Dubai Marina, naging permanent bali ako doon. Kasi nung bago pa lang ako, pag ganyan-ganyan din ako, mas nauna ako kay Joe. Nauna ako kay Joe sa company. Muna yung basura ko. Tapos, nung naging kami po, maya-maya ko hugasan. Chikahan muna tayo, guys. Nung maging kami ni Joe, hindi po alam sa company kasi ang ano namin, bawal yata ang magkaroon ng relasyon yung mga magkakatrabaho. So, we keep it secret po. Tapos, nung umuwi kami ng Pinas, hindi rin alam ng company na ang bakasyon ni Joe sa Pinas. Alam syempre, uwi sa dito sa Lebanon. So, pagbalik namin nang nagpakasal po kami sa Pinas, civil wedding lang po. Civil. Kasi wala kaming time sa mga pagsiseminar. So, sa civil, may kakilala ako sa munisipyo noon. Pinsan ko, shout out Ate Chona. Tinulungan niya kami para mapabilis ba yung mga seminar. Kasi 1 month lang yung bakasyon namin noon. So, siya na kayo sa labahin. Wala akong tubig masyado. So, nakasal po kami. And then, after 1 month, bumalik na po kami ng Dubai. Then, doon na namin sinabi na nagpakasal na kami. Sabi nila, alam naman namin why you keep it secret. Kasi nga akala po namin bawal. Pero, okay naman po. After a month, nabuntis naman din agad ako. Ang bilis, di ba? 1 year kami bali naging mag-boyfriend, girlfriend. Tapos nag-decide na kami magpakasal. Then, ayaw pa sana nun yun na magkaanak agad kami. Kasi sabi niya, ano muna namin yung kami, yung dalawa magkasama, enjoy muna ba? Pero sabi ko, baka hindi ako mabuntis. Kailangan matry ko na agad. So, eto na, dumating na po si Mira. So, after Mira, hindi na po talaga siya nasundan. As in, wala po. Kaya isa lang siya. Tapos nun, ang plano talaga, sa Dubai ako manganganak. So, lahat po Dubai, doon yung doktor ko, yung okay na lahat, may gamit na si yung bata. Tapos, nagtanong, parang paparegister yata ni Joe yung kasal namin di sa Pinas, sa embassy nila. Hindi nila inaccept.
na yung kasal namin, tapos hindi rin daw mabibigyan ng papers si Mira dito sa Lebanon. So, ang payo nila, I have to come here to Lebanon, tapos dito po ako manganak. So, yun po, pumunta kami dito sa Lebanon, 8 months na po ako. So, humingi pa kami ng doctor's permit. Pinayagan naman po ako. So, 8 months na ako noon. Bali, February yun. February, inihatid lang ako bali dito ni Joe. Bumalik din siya ng 15 of February 2009. Tapos, nung March 2, nanganak po ako, wala dito si Joe. Balik. Doon niya ako iniwan noon sa mga mama niya at saka kapatid niya. So, mahirap kasi yung mama ni Joe, hindi po yun marunong mag-English masyado. Masyado akong tutok kasi napapagod na ako. Nako, sakit yung balakang ko, guys. Sorry. So, tayo muna tayo. Alam ko na. Para medyo may view. Ayan. So, nanganak ako. At nahirapan po ako kasi hindi marunong mag-English yung mama ni Joe at saka yung kapatid naman niya, marunong naman po mag-English. So, problema namin, pag wala yung kapatid ni Joe, hindi kami magkaintindihan ng mama ni Joe. So, para magkaintindihan kami, may hawak siyang dictionary, nakatranslate siya sa may English, French, at Arab. So, kung meron sa kaming gustong sabihin sa isa't isa, kinukuha namin sa dictionary. Tapos, tuturo lang namin yung words na gusto namin sabihin sa isa't isa. Tapos, naglista rin kami ng mga words. Yung baga, halimbawa, kain, gutom, mag-CR. Nilista namin siya sa isang paper. Tapos, may English. Tapos, may Arabic. Dinikit po namin yan sa likod ng pinto. Tapos tuwing may sasabihin kami sa isa't isa, punta kami sa likod ng pinto. Ayun po ang kwento doon. Then after May, nagbakasyon si Joe dito. Tapos sabi ko sa kanya, nahihirapan ako ng ganito. Kasi ang ano ko noon, magbalik, manganak ako, okay, kasi yun ang advice. Tapos para magbigay ng pay. Ah, before pa po pala noon, kasi nga civil wedding kami sa Pinas. Pagpunta namin dito, i-registered namin yung kasal namin sa simbahan. Hindi nila in-accept yung wedding namin sa Pinas kasi nga po civil. Wala silang civil wedding dito sa Lebanon. So, nagpakasal po ulit kami dito. Sa church. Pero kami-kami lang po, as in family lang, tatlong kapatid ni Joe at mama niya, tsaka yung mga girlfriend pa noon ng mga kapatid niya. As in para lang po magkaroon kami ng paper na ikinasal kami sa simbahan kasi wala po dito yung civil wedding. Yun po yun. So after po noon, bumalik na nga, nagbakasyon si Joe, sabi ko sa kanya, nahirapan ako ng ano, kasi ang sabi sa ano dito, paiba-iba kasi yung ano nila, yung mga patakaran ba. Sabi nila, kailangan kong mag-stay ng 3 years para magka-papers ako at si Mira. So, hindi na nga po ako nakabalik. Siguro lang yung bumalik. Tapos, nag-decide na rin siya na mag-stay na lang po dito sa Lebanon. Then, nag-stay na rin po siya mga lang years. Medyo mahirap po yung mahirap din po kasi yung ang baba ng kita dito. Siya lang yung nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako pero hindi permanent. Kumbaga, hindi ako makapagtrabaho ng dire-diretso. Kasi noon si Mira, maliit pa. Tsaka nung sanay talaga ako magtrabaho, hindi ako pwede yung nakatigil lang. Tapos, wala rin ako mapag-iwanan nun kay Mira kasi may trabaho din yung bianan ko at mga bayaw ko. Tapos, nag-aaral pa nun yung hipag ko. So, nung medyo malaki-laki na po si Mira at naka-adjust na rin ako sa Lebanon, alam ko na kung paano yung pagsasakay-sakay sa service, pugtang supermarket, tapos, sabi ko, okay na ako. Nag-decide na ulit siya na bumalik po sa Dubai. Tapos,
nung na, time na nasa Dubai na po ulit siya, na nakilala ko naman noon si Ate Marisa, nakita ko siya sa supermarket, tapos sinabi niya rin ako na nangangailangan sila ng babysitter. So, sabi ko, may anak po ako, ate. Sabi niya, okay lang, magbe-babysitter ka, at least yung anak mo kalaro nung mga alagaan mo. That time po, 6 years old pa lang nun si Mira. So, nag-part-time ako, every year lang naman yung dating nila, every summer. So, every summer, pag time na ng June, July, August, dumarating na sila dito, nagpa-part-time na ako dyan hanggang sa inalok na kami, ako, kung gusto kong mag-permanent, tapos si Joe. That time po, nasa Dubai si Joe. So, nag-usap kami ni Joe na sinabi ko, siguro mas okay na nandito ka. Yung trabaho naman okay, hindi naman sila permanent na nandito. Tapos, driver kaya ni all around po, hindi man sa linya niya, okay lang. At least, diba, dito, sama-sama. Tapos, okay naman yung sweldo. At pareho pa kaming magtatrabaho. Yan, magiging regular yung sweldo ko, hindi yung pag part-time lang. Tapos, yung kanya ganun. So, that time naman po, may hinuhulugan kaming bahay kasi nakakuha kami ng bahay. Loan po yun, yung bahay namin. So, sabi ko, mas mababayaran natin yan kung pareho tayong sumusweldo at nagtatrabaho. Kasi, tapos ngayon po, ayan, dumating yung crisis tipo ba, lalo dito sa Lebanon, nag-start pa yan ng 2019. Hanggang ngayon, ganun, tapos mas lumala pa, sumabay sa corona. Awa naman po ng Diyos, tuloy-tuloy yung trabaho namin. Eh kung nasa Dubai po siguro siya, marami pong siyempre nagsarang mga anong, hindi man nagsara or what, diba, humina yung kita. So, yun po yung istorya. Kaya, hanggang sa dito na talaga ako sa Lebanon, nagstay. At yung huhugasan ko po, nag-stay na rin. Nagkwentuhan lang po tayo. Oh. Ayan po, summer na. Maganda na yung weather. So, kung kayo po ay napadaan sa video ko, don't forget to subscribe, like, and share my video po. Comment na rin po kayo. And see you and God bless. See you in our next vlog. And God bless you all. Bye!